How do you remain humble? In the first place po kasi, Tito Nelson, lagi ko pong naaalala yung mga times pa po na hindi ako artista. Even though baby po ako noon. May ganun po kasi ako, naaalala ko po kahit yung baby ako. At dumaan din po ako dun sa awkward stage. Yung kumbaga po yung stage na ang hirap po maghanap ng show for me. Kaya nga po sobrang vina-value ko po talaga yung trabaho ko. Ngayon po talaga bigay todo po ko. Kasi na-feel ko rin po yung mga times na medyo mahirap pong magkaroon ng roles. Ganyan. Although hindi po ako pinabayaan ng GMA. And ewan ko po, Tito Nelson, siguro po kasi yung parents ko po, yung pamilya ko, sobrang humble po nila. Like, kunwari, Tito Nelson, dahil po sa mga tinuturo po nila sa akin, minsan lumalabas po ako, promise, nakakalimutan ko pong artista po ako. Kasi ganun po kami sa bahay eh. Sa bahay po walang artista dito. Yung si parents mami ko po. Pa naman, si Jenny at saka si... si Tokayo. Talagang pag nakita mo sila, hindi mo iisipin na, nanay to ni Jill yan. Because they're really simple people. Na hindi mo iisipin na tatay ito ni Jill yan. Kasi simple lang, parating humble. And sabi ko nga, yung parents mo... Ever since nagsisimula ka, eh, kaibigan ko na. Na hanggang ngayon, biro mo 13 years ka na, and layo na nung naabot mo. Pwedeng-pwede naman silang magbago, di ba? Pero, ganun pa rin. And, kausap ko nga yung mami mo, sabi ko, you know, I really love the way you raised your kids. Kasi, they're really humble, and they're really very respectful. Salamat po, Tito Nelson. Siguro po kasi yung parents ko, very makatao po sila. Yung masasabi ko po yung mga magulang ko, they don't care about the money. Kasi kunwari po, Tito Nelson, ako po, di ba, nakaipon na rin naman po ako sa industry. Pero hindi po ginagalaw yun ng parents ko. Yung napag-ipunan ko po since 5 years old ako, lahat po ng investments is nakapangalan po sa akin. So ganun po si mama at papa. They don't care about the money. Sa totoo lang po, wala po silang pakialam dyan sa fame. Basta mag-enjoy po ako at dapat marami akong ma-inspire. Yun po, sinusuportahan lang po nila kami. Kami magkakapatid. Hindi po nila fina-force sa amin yung mga gusto po namin gawin sa buhay. And lagi po nilang nire-remind sa amin yung purpose po namin, kumbaga. At saka, hindi po nila nakakalimutan. We still go to church. Magkakasama. Magpasalamat, sa maklaran. No? Opo. Yung ano lang po talaga, Tito Nelson, ako po kasi nung mga 5 years old po ako, nagsistay din po kami talaga dun sa Pampanga, dun po kasi yung grandparents ko. So, na-experience ko rin po yung buhay sa probinsya, ganun. So, nasa core ko po yun eh, na parang may pagka-cowboy po talaga ako. Gusto ko, kahit artista po ako, sobrang na-appreciate ko po talaga yung simple na part po ng buhay. I guess that is what keeps you grounded, ano? Opo. At saka ano po, Tito Nelson, they always remind me na you will not always be on top. May times po na nasa baba ka, nasa itaas ka, pero ang nagmamatter po dun is yung friendships po na nakip mo sa, kunwari po sa industry, and yung experiences po, yung marami kang nabigyan ng na-share ng blessings. Marami ka pong na-inspire.